Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Happy Father's Day to you, partner. Oy. Hindi pa, partner. Ay, di ba? Tsaka hindi na. Ay, di ba? Wala na ko Adam's apple, remember? Hindi pa, father. Sa 21 pa. Akala ko Father's Day na eh. Kaya binabati kita eh. Pambira to. Wala na nga ko Adam's apple eh. Tingin mo pa rin sa akin lalaki. Ay, naku, nakakaloka, no? Ma-Father's Day na pala. Naalala ko tuloy, partner. Eh. Nabasa mo ba sa group chat natin kasama yung digital team natin? Parang yung sinabi nung isa nating kasama sa digital team na si Adi, na parang, hello po, let's prepare na po para sa ating content for Father's Day, ganyan-ganyan. Tapos alam mo, partner, na-realize ko talaga, no, talagang parang yung puso ko parang kinuha mula sa katawan ko, tapos dinurog. Kasi na-realize ko, wala na pala akong father. Actually, pinag-iisipan ko kung jo-join pa ako dyan sa content na yan or hindi. Kasi parang feeling ko, deserve naman din ang tatay ko, 'di ba? Na ano, kaya lang baka mamaya, partner. Ang tsaka ko doon kasi ang laki ng ilong ko, kakaiyak. Kasi hindi mo mapipigilan umiyak. Sige na lang, paying tribute to your father. Ayun na nga, pinag-iisipan ko pa. Mapapanood niya yan sa heaven. Oo, bahala na. Pag-iisipan ko. Pero alam mo yung parang bottom line talaga doon, parang ay shocks. O nga no, parang last year kaya ano, nakapag-celebrate pa kami ng Father's Day. Last year, very fresh pa rin pala talaga. October of last year na matay yung daddy ko eh. So, last year, ng June, nakapag-celebrate pa kami ng Father's Day. Natatandaan ko yun sa bahay ng, ano, sa bahay ng mama ko. Ayan, sa bahay ni mama. Ganun. Pero yung ano na din nun yung daddy ko, parang medyo bedridden na din siya. Parang ang bilik. Kaya nga sabi ko, la, biglang, nyik, ngayong Father's Day. Ito yung unang Father's Day na wala na si daddy. So alam mo yung parang, syempre wala naman ako magagawa. Of course, nalungkot, nagkaroon ng memories, alam mo yun, parang naalala ulit, di ba? Nagkaroon ng moment of sadness, ganyan. Pero wala naman magagawa eh. Pero, ang na-realize ko din, ang pwedeng magawa for now is to cherish current relationships. Kasi alam mo, hindi mo masasabi kung kailan natatapos eh. So might as well just spend every day ng masaya with your loved ones. Kasi hindi mo, alam mo, ulitin ko po, hindi mo masasabi, baka last Father's Day mo na din with your dad this year. Alam mo yun? Hindi totoo mo. Totoo ka dyan. Wala bang pagsasabi, there's no assurance of tomorrow, mga kabisyo. Wala eh. Napaka-uncertain ng mangyayari mamaya, ng mundo, bukas, at sa mga susunod na araw. Yes. Correct. As uncertain as COVID-19, di ba? Yes. Wala man lang, miski isa sa atin, maski yung pinakamagagaling na mga manghuhula, yung mga, alam mo yun, lahat na mga fortune tellers, kung ano man yung mga tawag, mga psychic, walang nakapagsabi at walang nakapag-prepare for COVID-19. And totoo, no one dyan actually gets to prepare for death. So, pag nakikita ko nga yung ano, yung mga pictures, again, pag binabalik sa atin ng Facebook, di ba, yung mga memories natin, dun mo lang marirealize, oo nga, no, memories na lang pala talaga sila. And parang kung iisipin mo, noong mga panahon na ginagawa niyo, hindi niyo pa nakikita yung value ng event na yon, hindi niyo pa na-cherish yung saya ng moment na yon, para lumipas lang. Pero pag ibinalik pala sa atin ng Facebook o yung nakita natin yung memory, yung pictures natin, doon natin marirealize napaka-importante pala nitong mga tao na to noon. Totoo. Napakahalaga pala nitong event na to noon, kasi ito yung mga events na
hindi na basta-basta maibabalik, lalo na sa panahon ngayon, ha. Diba? Kung tama. Paano niyo ginawa yung celebration ng Father's Day nung walang pandemic, I don't think magagawa niyo siya ngayon. Kung paano niyo sinelebrate yung Father's Day noon na buhay pa yung mga tatay natin, yung mga tatay ninyo, 'di ba? Eh hindi niyo na mai-celebrate ngayon. Correct. So kapag kawala na sila. Totoo 'yun. Doon mo ma-realize na dapat pala talaga chine-cherish mo yung bawat minuto, bawat pagkakataon na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Totoo. Kasi pagdating ng panahon, memories na lang sila. Correct. At saka you'll really never know eh. Yes. You'll never know until when. Maski naman hindi na ibang tao eh. Kasi baka mamaya sabihin naman nila, ba't ibang tao lang, tayo ba mismo, diba? May assurance tayo. Ikaw mismo, partner, ako mismo, diba? Wala din naman tayong assurance that we'll still be here tomorrow. Diba? We'll still be here in the next few days. Pero sana oo, 'di ba? Kasi ang dami pa nating pangarap. Kawawa naman yung mga anak natin, at higit sa lahat, partner. Kawawa naman yung mga pinagkakautangan natin. Wala nang magbabayad sa kanila. Eh marami-rami pa naman sila. Oo, marami-rami pa naman sila. At malaki-laki din 'yun, 'di ba? Correct, 'di ba? Ayaw naman natin silang bigyan ng problema, kaya ang wish natin kay Lord, long life talaga, 'di ba? Totoo pala 'yun, na parang eventually as you grow older, corning-corny talaga ako sa mga messages natin. Kapag ka nag-host ako ng mga birthday celebrations, corning-corny ako sa message na long life, na parang wala ka na bang ibang maisip? Yun talaga yung sasabihin mo. Parang hindi siya pinag-isipan, diba? Kung tutuusin. Correct. No? Pero ang laki pala ng ibig sabihin niya talaga. Correct. Ang laki pala ng ibig sabihin ng long life. Kasi talagang gusto natin talagang mahaba yung buhay natin to enjoy with our loved ones, to enjoy with to enjoy life. Diba? Totoo. Hindi pala siya corny. Para lang siyang mukhang hindi pinag-isipan yung mensaheng yun. Pero totoo naman, di ba? Yan din ang wish. Ngayon, kapag ka-winish siya ako para sa aking birthday, yan din ang wish ko na i-wish nila para sa akin, na mahabang buhay, di ba? Pero yun totoo. Nga yung bottom line talaga dyan, partner, eh. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang posibleng mangyari. So, kaya cherish every moment. Oo, totoo yun. Namnamin mo talaga kasi hindi mo talaga masasabi. Nakikita partner, mo ba, promise. Partner, yung sarili mo na magiging lola ka? Sana. Dati alam mo, partner, alam mo dati, di ba natatandaan mo, ayoko maging lola. Kasi sa maisip ko, parang ang panghi ko, tapos magtatawanan ako. Grabe ka naman sa mga lola. Hindi, kasi parang... ayaw mo dumating sa point na gano'n. Ayoko kasi naman alagain. Lahat. Naalagain. Ayoko nang gano'n. Pero na-realize ko, parang gusto ko pala, pero gusto ko maging Fabulous Granny. Ayoko maging gano'n. Hindi natawag sa'yo ng mga apo mo. At yun si Fabulous Granny. May one Fab Granny. Yan. Hindi, tsaka parang gusto ko pala yun. Dati parang ayoko eh, maging matanda. Para kasi ang sarap na makita pa yung galaw, kung paano gumalaw yung mga apo mo. Kasi nga, parang gusto mo makita, ano yung ugali na namanan niya sa akin o namanan niya sa asawa ko. Kasi diba, nakakatawa makita yung mga ganong aspeto. Kung nakikita mo yung sa anak mo, nakakatuwa. Paano, diba, na interesting din na makita ito sa mga apo mo, sa apo mo sa tuhod. Na-compute mo na ba, partner, kunyari, kung mag-aasawa yung anak mo maglabas ng calculator. Pag 25, when she... Tagalugin para maitawid. When she is, yes. Tagalugin na para maitawid. Kapag 25 years old na siya. Mas madali pala sabihin pag Tagalog talaga. Huwag na nga natin pahirapan diba? Sarili natin. So, pag 25, ano 20, na siya ngayon? 25 seven. Years old. 7. So, 25 minus 7. Ilang years pa yon? Ano? Tama ba? Bakit 25 minus 7? 18 plus 18. Divide. Ganun. Ay, mali. Paano ba? Hindi, ano bang gagawin? Ano ba kailangan mo? Ano ba kailangan natin computein para ano? Para maitawid natin to ng tama. Kung 25 years old na si princess. So 25 ano minus 7. O ilang taon ka ano? Na nun? O 80. Ano na ako nun? 58. Ah, bata ka pa. 58. So 25 siya mag-aasawa, magkakaroon siya ng anak by 28 halimbawa. O kaya 30. So ano ka na ng 63? 63 na ako noon. Oo, bata pa. Bata pwede pa, diba? Makikita mo pa yung apo mo. Yes. Oo. Kailan sana bago ka mamatay, malaki na yung apo mo kasi 'di ba? Mas parang para recognize kanila. Kasi feeling ko sa okay lang yun, partner. Ayoko masyadong ma-stress. Gusto ko nila marami kaming photos.
Para, mm, 'di ba pagdating ng panahon sabihin nila, ayo, oh, yung granny ko, ang ganda. Pagdating ng araw, 'di ba? Kasi kung diyan ako din hindi ko lang sure kay Prince partner. Kasi kay Prince nga, no? Naman tayo. Oh, 1 year old pa lang. Oo nga. Tapos kunyari, eh, malamang mag-aasawa yan. Mga 30 anyos na yan. Kasi, oo, kasi lalaki medyo ano yan eh. Mas malilibang yan eh. Mas malilibang. Oo, diba? So, partner, kung 30 anyos siya magpapakasal plus 30 years old ka na. 70 na ako, partner. Hindi ako sure. Lalo na sa lifestyle ngayon, no? Nakakaloka. Grabation. Oo nga, no. Kasi ako kunyari pag nag-uusap-usap kami ng mga may group chat kasi yung family namin, di ba? So pag nag-uusap-usap kami ng mga magpipinsan, parang kokonti lang sa mga apo yung nagsishare ng kanilang memories with their lolo and lola, with our lolo and lola. Parang isa lang ako doon, tapos tatlo lang sa mga pinsan ko. Eh kung tutuusin, ang dami ng mga apo, 20 plus yung mga yung mga apo na meron na sa kami mga magpipinsan, tapos parang tatlo or apat lang yung mga nagsishare ng kanilang memory. So parang wow, nakakalungkot naman kung ako yung lolo at lola, hala, ito yung mga ano, ito yung mga descendants ko, pero wala silang ma-share tungkol sa akin kasi maaga silang namatay, parang ganon. So diba, parang gusto sabihin ng mga lolo at lola na kung alam niyo lang paano ako naghirap, paano mabuo kayo lahat, tapos ayaw niyo akong, 'di ba, hindi niyo ako natatandaan, 'di ba? Wala kayong memories tungkol sa akin, 'di ba? Oh well. De, pero that's what we wish. We really wish that we grow old. Alam mo 'yan, lahat talaga tayo na yung mabuhay tayo ng mas mahaba, na walang komplikasyon, 'di ba? Kasi ako naman, partner, kung tatanda rin lang naman ako, tas ang dami kong complications, sa aalagaan lang din naman ako. Wag na lang. Oh, tas sinasapok-sapok ka ng apo mo, no? Sinusuntok-suntok yung braso mo. Tuwan-tuwa sila kapag nasasaktan ka. Sobrang pasaway na lahi pala. Oo. Wag na lang din. Ano ba yan, partner? Parang ang lungkot naman usapan natin. Mga lola, mga granny na at graps na mga inaapin. De, pero yun talaga, ang bottom line is, you cherish every moment, yes, kasi you'll never know, di ba, kung hanggang kailan lang talaga ang buhay na ito. Ang sarap mag-imagine, partner, yung nag-compute tayo ng many more years, di ba, na parang makikita natin yung paglaki. Hindi na yung apo eh, partner eh. Ako, hindi na muna yung apo yung iniisip ko. Hindi ako excited, pero I long for that day na parang, I sometimes imagine na, ano kayang itsura ni Princess pag dalagan-dalaga na siya? Alam mo yun? Yung working, alam mo yun? Yung independent na, yung mga ganun. Ano kayang itsura niya? Kasi smarty-smarty siya ngayon. So parang, how does she look like? Diba, yung twins mo ba yung sarili partner mo sa kanya? Di ko siya. Mas bongga siya sa akin eh. In so many levels, parang feeling ko. Alam mo yon? So parang nakaka-excite lang yung feeling na ganun. Pero kaya sana ang wish natin, ibigyan pa tayo ng maraming taon. Tama. Diba? Kaya lang, yun nga eh, yun yung kahit na malungkot, kailangan din talaga nating harapin na posible kasing hindi. Totoo, diba? So while we do not worry about the future kasi it has not come, diba? Talagang it is important that we take care of today and enjoy today. Tama. Kasi yun hindi yung naman natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Yes. Yun yung bottom line ng usapan natin, mga kaibigan. Bagamat malungkot, paalala ito para sa ating lahat na namnamin po ang bawat oras na meron tayo, bawat araw na ibinibigay sa atin. Let's continue on creating more memories para pagdating ng panahon, 'di ba, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon, marami tayong babalikan, marami tayong i-cherish, 'di ba? Sarap balikan ng mga memories na 'yan. Tama. And katulad nga nung paunang pagbati sa akin ni partner na Happy Father's Day, you still have a week to go para mag-isip ng kung ano mang klase ng preparation. Dahil nga, hindi pa naman natin sure kung ano nang mangyayari sa mga susunod na mga araw, kung ano ba, MGCQ na ba, or whatever, di ba? Pwede kayo mag-Zoom party. Pwede ka magpadala, magpa-deliver kung if there's no way para magsama-sama talaga kayo kasi medyo malayo. Pwede ka magpadala, 'di ba? Pwede naman 'yun, ang daming possibilities kaysa yung hindi mo talaga paghandaan at all. Kasi ulitin ko, hindi naman sa nananakot, 'di ba? What if huling Father's Day na niya? Tama. Diba? Diba? At least masasabi mo sa sarili mo na nung huling Father's Day niya, 'di ba? Meron akong ginawa. 'Di ba? Nakapag-effort ako, 'di ba? Nakapag-effort ako kahit papaano.
Yun, ha? Paalala lang po yan ng tambalan ngayong umagang itetsuwa. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya tinyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala... Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Always your number one FM radio station.